Good evening po sa inyong lahat dyan sa Baguio. Welcome to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Ako po si Silver. Sa gabing ito, balik na tayo sa reading ng Proverbs. Muli ko pong binabati ang lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Baguio at sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y lagi kayong masaya sa presensya ng ating Panginoon. Sana'y mapuno rin kayo ng blessings at sana'y lagi kayong in good health. Salamat sa inyong lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa. Sana'y ibahagi nyo sa inyong mga kapamilya, kaibigan at mga kapuso ang ating programa. Salamat din sa iyo, magiting na Pastor Jeffrey Jose, sa partnership to bring the Word of God in your station at sa other platforms in social media. Tara na at atin na pong namnamin ang mensaheng maaring makapagpapabago sa buhay. Basahin na natin ang Proverbs 16. Samahan niyo muli ako. Let's go! Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na merong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. Kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot kayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Kapag kinalulugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating kaaway ay gagawin niyang ating kaibigan. Mas mabuti ang kaunting halaga na pinaghirapan kaysa sa malaking kayamanang galing sa masamang paraan. Ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Ang haring pinapatnubayan ng Panginoon, palaging tama ang paghatol. Ayaw ng Panginoon ang dayaan sa kalakalan. Sa mga hari ay kasuklam-suklam ang paggawa ng kasamaan dahil magpapatuloy lamang ang kanilang pamamahala kung sila ay makatuwiran. Nalulugod ang mga hari sa mga taong hindi nagsisinungaling. Minamahal nila ang mga taong nagsasabi ng katotohanan. Kapag ang hari ay nagalit, maaring may masawi. Kaya sinisikap ng taong marunong na malugod ang hari. Hindi pinapatay ng hari ang taong sa kanya ay kalugod-lugod. Pinakikitaan niya ito ng kabutihan gaya ng ulan sa panahon ng tagsibol. Higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa sa magkaroon ng pilak at ginto. Ang namumuhay ng matuwid ay lumalayo sa kasamaan at ang nag-iingat ng kanyang sarili ay naglalayo sa kapahamakan. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang mahihirap kaysa sa mamuhay kasama ang mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay uunlad at ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ang marunong ay kinikilalang may pangunawa at kung siya'y magaling magsalita, marami ang matututo sa kanya. Kapag may karunungan ka, buhay mo'y bubuti at hahaba. Ngunit kung hangal ka, parurusahan ka dahil sa iyong kahangalan. Ang taong marunong ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi, kaya natututo ang iba sa kanya. Ang matatamis na salita ay parang pulot pukyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. Maaring iniisip mo na nasa tamang daan ka, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Ang kagutuman ang nagtutulak sa tao na magtrabaho. Ang taong masama ay nag-iisip ng kasamaan at ang bawat sabihin niya
ay parang apoy na nakakapasok. Ang taong nanlilibak sa kapwa ay nagsisimula ng away at ang matalik na magkaibigan ay kanyang pinaghihiwalay. Ang taong nabubuhay sa karahasan ay nangihikayat ng kanyang kapwa sa kasamaan. Mag-ingat sa taong ngingiti-ngiti at kikindat-kindat dahil maaring masama ang kanyang binabalak. Ang katandaan ay tanda ng karangalan na matatanggap ng taong namumuhay sa katuwiran. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Nagpapalabunutan ng mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit nasa Panginoon ang kapasyahan. Himayin natin ang konti ang binasa natin. Ang kabanatang ito ng Kawikaan ay patuloy na nagtatala ng mga maiikling pahayag ng karunungan ni Solomon. Nagsimula ito sa chapter 10. Kaya nasa part 5 na po tayo sa mga payo mula sa karunungang inihayag ng Diyos sa pamamagitan ni Solomon. Nagsisimula ang bahaging ito sa pagtalakay sa mga plano ng tao. Human nature can lead us to arrogance and ignorance. Ang failure to seek God's will or examine our own motives can lead to disaster o yung sinasabing kapahamakan. Sa kabila ng maaring sabihin ng isang tao sa kanilang sarili, nakikita ng Panginoon ang puso, tinitimbang ang espiritu at tinutukoy kung ano ang mangyayari. Ang Panginoon ay makapangyarihan. May layunin siya sa lahat ng kanyang nilika. Kinasusuklaman ng Diyos ang pagmamataas, espiritual na pagmamataas na nagiging sanhi ng pagtatanggi ng isang tao sa Diyos. Ngunit nalulugod ang Diyos kapag ang isa ay tumatalikod sa kasamaan. Ang maka-Diyos na karunungan ay mas mabuti kaysa anumang material na kayamanan. Yan ay nakatala doon sa verses 1 to 9. Nag-aalok si Solomon ng ilang pananaw sa mga hari at mga pinuno. Itinuro niya ang katotohanan na ang mga nasa otoridad ay may malaking kapangyarihan, kaya't makatwirang iwasan ang magalit hanggat sa maari. Ang mga sumunod ay ang mga series of proverbs relating to the value of wisdom, controlled speech, and self-reflection. Sabi, ang pagmamataas ay humahantong sa kapahamakan dahil pinipigilan nito ang isang tao na sundin ang kalooban ng Diyos o kilalanin ang kanilang sariling mga pagkakamali. Ang pagkakaroon at pagtanggap ng katotohanan ay mahalaga sa sarili nito. Ang paggamit ng maingat na mga salita upang magpahayag ng katotohanan ay nagiging mas malamang na tanggapin ito ng iba. Sa kabilang banda, ang paggamit ng mga salitang may pagkapuot o pang-iinsulto ay maaring magdulot ng hindi kapani-paniwalang pinsala. Ang pangwakas na bahagi ng kabanatang ito ay inihambing sa masasamang tao sa mga matuwid. Solomon offers additional warnings about self-control at sa mga kahalagahan ng pagpigil sa init ng ulo. Sa lahat ng bagay, kahit na ang mga iniisip natin na random, ang Diyos sa huli ang may control. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako o kaya si Pastor Jeffrey. Kung nais niyo pong i-like, i-share ang ating episode, mahahanap niyo po sa FB page po ng Cool FM at mag-subscribe na rin po kayo sa aming mga YouTube channel. Ang sa akin po ay ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all!